So ito guys, nakikita niya to. Ito yung sasakyan natin para makatawid sa kabila, yun, pwede rin yung mga motor dito. Wala kasing tulay dito eh. Hanggang ilang tao pwede dito, sir? Ilang tao pwede dito? 15? 15, dami. Pangkas kaya? Baka tayo maglipar siya. Pagdating nyo dyan sa motor, sir, ano pang pupuntahan nyo dyan? Sa barangay ba? Pag-alagala ko dyan eh. Ah, okay. Wala palang tulay dito pag hindi summer. Mapit na, pagka babalik din nila, no? Mga January pa na. January, February. Mababaw lang pala, sir, no? Kaya lang, pag di kaya ng motor, lulusob, no? Wala alam din. Wala pang sasakyan dito, kan? Oh, may sasakyan dun, ah. Ano nakadaan dyan, ah? Ay, dyan. Ah, dyan, dito. 4x4 rin. Ah, 4x4 kaya dito. Ano, alos dyan? Oo, 4x4. Oh, kaya 4x4 yun, sir, oh? 4x4. Kung ito nga rin tayo 4x2, palos din ko, eh. Hindi kaya. Hindi, lagay mo na lang kanya, sir. Yung parang kanya floating. So ito guys, ang ganda nito. Saan mo babayad, sir? Ah, sige, sige. Hindi, yun, yun ang kaparking mga sasakyan kabayan. Kasa pa daw, ang galing. Ganyan lang, oh. So yan, lalagyan lang nila kabay ng bato. Tapos yan, tatlo. Tatlo yung gumagamit ng kanya, no? Stick para matawid yung kan. Mababaw lang siya eh. Pero pag meron silang 4x4, dito, dyan yung dumaan. Dapat malaking gulong, kaya yan. Dito pala guys, walang kan dito, ha? Walang signal. Mahina yung coverage dito. Dito ang babayad ng kan. Ito guys, sumaya natin ng tricycle dito. Papunta sa may konto, Barangay Hall. Kasi nandun yung kanila, proper procedure ng booking. Ito yung mga 4x4, oh. Malupak pala dito. Ano yari dito sa puno, sir? Tapos yan ang tubig. Ah, ito yung kano, Ulysses? So dito, medyo kano, sementado na yung daanan. Ha? Ano na? Ah, webcam? Private cam. Ah, private cam to yan? Hospital Pilak. So, ito yung concern, ano sa? Barangay Hall. Barangay Hall. So, dito sila magre-register tapos prepare mo ng waiver, no? Opo. Dito magbayad ng environmental fee na 100. Okay. Bago pupunta po na opisina ng tour guide. Ah, may opisina yung tour guide dito, sir? Opo. Okay. Bago doon magbayad pa ng tour guide fee. Oh, magkano yung tour guide fee, sir? 1:5 po, sir. Kahit isa kayo, babayaran ninyo. Okay. So, mas maganda kung marami kayo? Ang ratio nga ay 1:5. Paano yun, sir? Pag lima kami, 500, tigis sa kami? 500 pa rin. Ah, okay. So, 2:5 lahat? Hindi po. 100 isa. Ah, 100 isa. Okay. Pero pag solo ninyo, 500 pa rin. 500. Okay, no. So, maganda pag marami. Kung ano ang pinaka tour dito, tinipak tapos yung cave sirado, sir, pag summer po yun, sir. Summer pa, sir, sir, ito pinapuntan din yung mountain. Kung gusto po, sakalasi ilang oras yun? 8 to 10 hours? Yes po, 3 to 4 hours pag laki yan. Yung 8 to 10 hours balikan na yun siya. Yes po. Tapos sir, paano yung pagdating nyo dun,
Dapat may meron na kadalang ng pagkain doon sa taas. Yes, sir. Dapat may try food. Okay, no? Kasi wala nang pagkain doon. Sige po, sir. Ito guys, papunta na tayo sa may Tinipak River. Sasakay tayo ng tricycle. Tapos, hanggang saan tayo, sir? Saan tayo papunta? Sir? Saan tayo papunta? Tinipak River. Ah, Tinipak River. So, sasakay ng tricycle para patating doon. Maglalakad ng 30 minutes. Kailangan nyo sumakay ng tricycle dito guys, so hindi makakadaan yung sasakyan dito. So, meron palang sementeryo dito. Yes, sir. Ah, anong tawag ng konyo, sir? Anong dumagat, remontado. Ah, dumagat? Pareho lang pala sa Laiban, ganun din? Yes, sir. Kami naman ay halos ay ano lang, Laiban. Karating barangay lang namin. So, anong buhay ng mga konyo dito, sir? Ah, dumagat, anong konyo dito? Okay naman, sir. Pag-pamilanin. Ha? Oo. Ilang taong ka na dito? Dito na ako sa pinanganak. Ah, dito na? Kasi, sir, yung pupunta natin ngayon, ano masabi niyo sa Kaliwa Dam project, sir? Sir, kung sa akin talaga, kung tingin ko, sir, ayaw kong magkaroon. Oo, no? Bakit, sir? Kung naon na mawala ng hanap buhay. Mawala ng hanap buhay? Yes po, kasi yung tourist destination namin. Which is yung Tinipak River, no? Yes po, yung po yung Tinipak River. Kung sa akin, yun po yung elevation ng tubig, lulubog. Kaya oo. Sa akin. Alam niyo na, sir, kung saan yung relocation niyo? Wala pa, sir. Wala pa, no? Ano pang gagawin dito sa river? Kung siya, isasara? Gagawa nila ng bakod, ganun? Wala pang idea? Wala pa, sir. Idea So, ito, anong river pa to? Ito, sir, ay Daraitan River. Papunta na tayo ng Tinipak. Ah, Daraitan River pa to? Sir, ito, Daraitan to. Paano ito ng Daraitan? Pero mas kita, pag gadget tayo sa baba, mas kita mo yung Daraitan. Yung bundok? Yung kabuluhan. Okay. Yung Daraitan na bundok kabayan, ito yung pinapasyalan dito sa kan. Paganda na kasi, at least meron ng kano, dagdag sideline yung mga katutubo dito, no? Saan nga nakatira dito? Saan yung... Sa barangay. Ah, doon na. Pero yung bahay nyo, meron dito? Wala, sir. Doon lang talaga. Ah, wala na kayong kan dito, bahay? Wala. Ito, sir. Ano naman to? A tourist din. Anong tawag sa destination to Daraitan? Tinipak River. Ah, Tinipak. Daraitan. Ah, ito na pala. So yung pupuntahan natin, iba pa yun? Ito sakop, sir. Sakop. Sakop. Sakop kasi mahaba yung nasasakop. Ah, mahaba pala, no? Kaya kulang ko lang, sir. Ano madalas ginagawa ng tao dito, yung mga turista? Yes, sir. Swimming, sightseeing. Ah, pwede mag-swimming? Yes, sir. Kaya lang, may area lang. Kasi hindi... Limited lang. Limited? Yes, sir. Kasi may mga part na delikado. Ah, okay. Dito yung nagsuting yung kan, GMA? Yes, sir. Dito, no? Naalala ko ito yung lugar, eh. Itong bundok, sir, ano to? Mamara. Mamara. Yung mga tour mo, sir, saan ka madalas? Saan madalas yung destination nyo? Sa bundok talaga kayo? Ah, dito, sige. Ah, meron na palang kuan dito. Ano tawag dito? Daanan. Pathway. Bago lang to? Bago lang, sir. Kasi dati nasa baba. Kaya pagkalawag, tumas yung tubig, hindi siya makasakit ng tao. Pero una ka lang nakuha ko eh. Sige. Ito, Daraitan River pa to na? Yes, sir. Yan. Ganda ng view dito, kabayan. Kapag ayaw nyo umakit sa Mount Daraitan, pwede kayo dito sa Tinipak River. Ito yung pinakamalapit. Abutin lang ng 30 minutes yung lakad. So, balikan siya. May 5 kilometers ang lakarin nyo. Back and forth na yun.
Itong nakikita nyo ngayon, yung sa harap, yan na po yung view ng Mount Daraitan na mahigit merong 2,000 feet ang taas niyan. Ngayon kabayan itong sa baba naman, yan po yung Tinipak River. At yan, ito yung sa may barangay Daraitan. Ang kuha nito kabayan, ang ginagawa kasi ng mga turista dito, aakit muna sila dyan sa Mount Daraitan. Katapos pag bumaba na sila dyan, dito sa may Tinipak River malapit sa may campsite, dito sila papahinga, kumain at saka nag-overnight. Yeah. Maganda ito kabayan ko lang siya, malapit sa may Tanay Sampaloc, Rizal lang din. Yan, kung gusto nyo nga mamasyal dito. So dito sa area pala kabayan, no, ito yung kasama sa direct areas impact para sa Kaliwa Dam project. Nakikita nyo itong river, pwede din siyang maligo dito. Kaya lang, kailangan magtanong lang kayo kasi merong area dito na bawal maligo. Tulad nito, malapit sa campsite, yan o. Kita nyo yan, may mga naliligo dito kasi nga, meron ding kainan. Tsaka maganda nito kabayan, sobrang lamig ng tubig dyan, no? Parang nasa kan kayo eh, parang nasa Bagyo. So ito, itong tubig na to, didiretso yan hanggang dun sa may Infanta Quezon. Itong pinapaling naman, ito na yung entrance bago papunta dun sa Tinipak. Yan o, dyan tayo galing kabayan. Kita nyo yung bangka dyan. Ayan yung sinakyan natin. Kapag summer daw, walang tubig dyan kaya pwede dumiretso yung mga sasakyan. Ito naman, nakikita nyo yung bahay dyan guys. O. Kuhan niya tato eh, alam kung merong camp area dito. Yan. So, ito yung pinakaharap niya guys ha. Yung unang aerial shot, yan yung sa loob ng Tinipak River mismo. Kapag ayaw nyong umakyat doon sa Mount Daraitan kasi sobrang taas noon, meron silang campsite dito, camping area. Ito. Yan, itong sa bandang kaliwa. Yan. Tapos yung cave, pwede rin pasyalan. Tapos yung Tinipak River, yun yung pinakamalapit dito. Sa camp naman dito, alam kong magre-rent kayo dito eh. Nasa kunyata, 4,000. Pinakamababa na yun. Mas paganda kung madami kayo.